sinasadya. Okay na po ba kayo? Huwag mo akong isipin, anak. I'm sorry, hindi ko naman sinasadya. Attorney Mayor! Tama na ho! Matatanggap ho kung buhay ko lang yung nagugulo eh. Pero pati ho yung buhay ng tinang ko, nagugulo na din dahil sa inyo. Yung tinang ko na umako ng lahat ng responsibilidad niyo sa akin. I'm sorry, Lynette. Gusto ko lang naman na mapasaya ka. Umiiwas na nga ako sa inyo, di ba? Para matahimik na lahat ng tao sa paligid natin. Pero anong ginawa niyo? Kinunsaban niyo si tatay para makipagkita sa akin. I'm sorry, Lynette. Kung alam ko lang sana na mangyayari ito, hindi ko na ginawa yun. Promise, gusto ko lang talaga mapasaya ka. Mapasaya ako? Paano? Sa mga pagkain, kaya niyong ihain sa akin? Anak, hindi yun ang ibig ko sabihin. Sanay ho akong kumain ng totoong. Hindi lang basta pagkain yung makakapagpasaya sa akin. Yung nanay na mag-aalaga, nadamay sa akin pag may problema ako. Yun sana yung kailangan ko noon eh. Pero iniwan niyo ako. Iniwan niyo ako na parang tuta sa loob ng bag. Mabuti pa nga yung aso eh. Hinahatid nung yung dating may-ari sa kanya sa pagbibigyan sa kanya. Pero ako, para akong basura na iniwan nyo lang sa kalye. Kaya huwag nyo kakantiin ang tinang ko ah. Dahil siya ang pumulot sa basurang tinapon nyo. Kahit na nahihirapan siya, kahit na kulong siya nang dahil sa akin, hindi niya ako iniwanan. Kaya kahit ka ba yung pinakamagaling na abogado sa buong mundo, wala kayo sa kaligiyan ng tinang ko. Kaya huwag na po kayong umasa. Dahil hindi ko ipagpapalit yung tinang ko para sa inyo.